It's my life. Hi guys! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon sa video ito ay kung paano nga ba kumuha ng student permit ngayong 2022 at kung ano ang mga requirements at mga dapat nyong gawin para makakuha nito. Kaya kung gusto nyong malaman ang sagot, let's get started! Una nyo pong dapat malaman ay kung ano-ano ang mga requirements sa pagkuha ng student permit. Ang mga ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang aking mga personal experience sa pagkuha ng student permit last April. Unang-una po sa requirements ay PSA birth certificate or Philippine Identification Card. Ito po yung mga pambansang pagkakilanlan sa inyo, passport, or kung wala po talaga kayong PSA birth certificate, pwede po kayong kumuha sa local civil register na malapit sa inyo. Number 2, one valid ID. Ang sa akin po, ang pinakita ko is yung UMID ID na galing sa SSS. Pero kung marami po kayong IDs, dalhin nyo na rin para just in case magkaroon ng problema, may ipapakita pa kayo. Number 3 sa requirements ay ang medical certificate. Ang medical certificate po, pwede kayong kumuha sa labas, pwede rin naman kayo sa loob mismo ng LTO. Meron po doon, mamimili lang kayo kung saan nyo gusto. And lastly, ang pang-apat at panghuling requirement sa pagkuha ng student permit ay ang pag-take ng 15-hour theoretical driving course with certificate. At ito na rin po ata ang pinakamahal na requirements ngayon ng LTO sa pagkuha ng student permit. Nagre-range po kasi ang price nito sa halagang 1,900 to 2,200 depende sa school na mapupuntahan ninyo. Pero take note po, meron din binibigay ang LTO na free theoretical driving course. Kaso lang, in my case, hindi po ako naka-avail kasi napakahaba po ng pila at napakadami naghihintay sa slot. Magpaparegister pa po kasi kayo noon sa LTO mismo. Kaya ang ginawa ko po, naganap na lang ako ng driving school na nag-o-offer din ng theoretical driving course. So yun na po. Sa seminar pong ito, malalaman nyo ang mga dapat nyong malaman sa pagkuha ng license, tungkol sa sasakyan nyo, tungkol sa batas trapiko, lahat under the sun. Tuturuan po kayo, pwede rin kayong magtanong sa instructor nyo. Oops, meron pa po palang other requirements. Kung may trabaho ang kukuha ng student permit, kailangan nyo pong i-provide ang inyong PIN number. At kung kayo naman po ay kasal na, kailangan po ng PSA marriage certificate. At kung minor naman po ang aplikante, edad 17 years old, magdala lamang po ng notarized parents or guardian's consent at photocopy ng valid ID ng magulang o guardian ng aplikante. At kung kumpleto na po kayo sa lahat ng requirements, ipaserox nyo po yan kahit dalawang kopya each kasi ibibigay nyo po yun sa LTO at yung isa copy nyo na rin. Just in case, diba? Ayan na, kung ready na kayo at kumpleto na lahat ng requirements nyo, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na land transportation office sa inyong lugar at pwede na kayong mag-apply ng student permit. Pakatandaan lang, magdala kayo ng ballpen, extra money, at syempre, mahabang pasensya kasi napakahaba po ng pila sa LTO. Pero sa amin, okay lang naman kasi may free snack silang in-offer. At ang tip ko po sa inyo, pagpupunta kayo ng LTO, in my personal experience lang, pumunta po ako doon ng after lunch. Ewan ko lang, kasi nung time na pumunta ako doon, hindi na ako inabot ng pumunta ako ng mga 1:30, nakauwi ako ng mga 5. Ganon kabilis. Tapos yung iba, naririnig ko doon mula umaga pa raw sila. Hanggang hapon nandun pa rin kasabayan ko. Pero ako natapos ko ng half day. Kaya mas mabuti kung pupunta kayo daw ng lunch break. Yun lang.
At syempre, hindi mawawala kung magkano yung nagastos ko lahat-lahat. Ang total po na nagastos ko ay nagkakahalaga ng 2,382 kasama na po dyan yung theoretical driving course plus medical. Opo, plus medical. Kasi yung driving school na napuntahan ko ay nag-offer na sa akin ng free medical sa halagang 1 night. O diba, nakatipid? Kasi sa iba alam ko 400 to 450 yan eh. Tapos student permit, ang bayad po dun ay 250 sa LPO ka magbabayad. At syempre yung other expenses ko is para po sa pagkain ko, sa pamasahe ko, at sa pagpapaserox ko ng mga documents na requirements para sa pagkuha ng student permit. At yan na guys, kung may natutunan kayo sa video ko ngayon kung paano kumuha ng student permit ngayong 2022, pakihit lang po ang like, mag-comment, pakishare, at syempre pakisubscribe na rin po ako para ma-notify po kayo sa mga susunod kong video. Yun lang po, salamat, ingat, bye! It's my life.